Hello, hello! Welcome back sa aking channel. So for today, ang gagawin natin ay tie-dye. So super easy lang nito. You just have to watch. Ito yung mga materials na kailangan natin. So powder dye, so Venus yung ginamit ko. And then containers para sa mga dye, gloves, salt. And then kailangan din natin ng elastics and then ng t-shirt na gagamitin. Pagdating naman sa t-shirt, so kailangan mo lang gawin is kunin mo yung gitna. And then ang ginawa ko is gumamit ako ng sipit. So pwede din kayong gumamit. And then saka ko siya inikot. So ganito dapat yung pag-ikot sa kanya. And then make sure lang na habang iniikot mo siya is secure or tight yung pagkakaikot mo. Kasi mamaya luluwang din yan. So hindi magfo-form yung spiral. And then lagyan mo siya ng rubber band. So kahit ilan pwede mo gamitin. So ako ginamit ko 3 para magkaroon ako ng 6 na slice. And then, after nyan, make sure lang yung mga gilid is ipapasok mo dun sa rubber band para magpo-form siya ng ganito. So, pagdating naman sa dye, so 2 sachet lang ng powdered dye yung ginamit ko. So, nilagay ko na siya sa container and then konting boiling water lang yung nilagay ko kasi para mas matunaw siya agad. And then, nilagyan ko siya ng asin para mas set yung color niya dun sa damit. And then, saka ko siya nilagyan ng konting-konting tubig pa. Ginawa ko kasi to, kaya konti lang yung ginawa ko, is gusto kasi mas concentrated yung kulay niya. Compare na dun sa usual na madaming tubig ang kailangan sa isang sachet. So, ginawa ko, sinalo ko lang siya, and then nilagay ko na siya sa t-shirt. So, nilalagay ko siya sa t-shirt, mali kasi yung nagamit ko, hindi rubber band yung nagamit ko. So, ang nagamit ko lang is elastics. So, makikita nyo dyan na ayun, na putol yung elastics. So, ang ginawa ko sa kanya, pinalitan ko siya ng tali. Pero same lang naman, kita pa din naman yung pagkakahati niya. Ang pangit lang ng kinalabasan niya kasi nga, hindi ko na siya makontrol. So, nilagyan ko lang ng dye yung mga slices. And then, minake sure ko lang na enough yung amount ng liquid na nilagay ko para pag binaliktad ko siya is konti na lang yung spaces na meron. Kasi pag binuksan mo yan, pag natuyo na yan, pag binuksan mo, tas konti lang yung nilagay mo, hindi magpo-form yung spiral. So, kailangan madami ka talagang ilalagay. So, yan. And then, since may 4 colors na ginamit ko, may 2 pang extra, parang kinalat-kalat ko lang yung colors. Kasi mas maganda yung parang scattered yung colors niya. So, papatuyuin mo lang yan. And then, ganito yung kakalabasan niya. So, ito na yung itsura or yung finished product. So, pwede na kayong gumawa ng tie-dye na sarili nyo sa bahay lang, diba? And there you have it! So, thank you so much for watching. So, please go ahead and like, share, subscribe, and comment sa video para sa iba pang updates. Bye!